Hindi lingid sa ating kaalaman na patanda na ng patanda ang edad ng ating mga magsasaka sa ngayon. Sa katunayan, nasa 57 ang average na edad ng mga ito. Kung kaya naman sinisikap ng kagawaran ng pagsasaka na mahikayat ang mga kabataan na magustuhan ito. Halina't ating kilalanin ang bagong henerasyon na mas piniling pagyamanin ang pag-aagrikultura at kung paano na bago nito ang buhay nila. Nagsimula ang 4-H Club ng General Tino noong March 7, 2009. Sa ngayon ay mayroon na itong 23 miyembro ng mga kabataang pawang mamamayan ng Saudi Pias. Unang-una po sa lahat, before po silang makapasok ng 4-H, we have 1 year po para i-observe kung talagang gusto nila ang gawaing agrikultura. At nakikita ko naman dahil sa estado nga po ng buhay namin, mahirap lang kami, gusto ko po na yung mga kapwa, kabataan ko na gusto rin naman na mabago yung buhay nila is magkaroon kami ng samahan na matatag. Kasabay ng pagbuo ng kanilang mga pangarap, sinisikap ng mga kabataang ito na gampanan ang responsibilidad sa kanilang samahan. Ang ginagawa po namin dito is schedule po kami. Schedule by schedule, just like what we are doing dito po sa 4-H Clubhouse namin. Kung sino po yung maglilinis that time, ibang group naman doon pupunta sa team, tinapa. Kasi dahil nga po mga estudyante lang din yung mga kasama ko, nagkakaroon kami ng time allocation, time management. Ngayon po kasing bakasyon, medyo hands-on na yung mga bata, lalo na sa tinapa making. So, mas pinupursige po namin sila na maturuan. Bagamat may murang kaisipan, sa tulong na rin ng mga pagsasanay na kanilang dinadaluhan, natuto na ang mga batang ito na lumikha ng mga kapaki-pakinabang at mapagkakakitaang bagay. Mayroon silang banana chips, atsara, flower arrangement, lapat at tinapa. Nakahiligan na din nila ang pagtatanim maging pag-aalaga ng hayop gaya ng kambing at baboy. Ang mga kambing namang ito ay ikinawad ng Agricultural Training Institute o ATI upang makatulong sa kanilang pagkakakitaan na siya namang lubos nilang pinangangalagaan. Dahil patok na patok ang kanilang mga produkto sa kanilang lugar, kumikita na sila mula dito at ginagamit ito sa kanilang mga proyekto. At isa na nga ang pagsustento sa pag-aaral ng ilang miyembro. At isa po ako sa pinag-aaral ng 4-H na pagbuwala pong bahan niya, atid po ako ni Ate Judith para lang po makapasok. At pag kinakailangan ko na po ng aahanan po ako sa bundok para lang makakuha ng kuha po ng dapat para lang para lang may panggastos po ako para pag pumapasok may baon po ako. Batid man ang kahirapan sa buhay, hindi pa rin matutumbasan ang dedikasyon ng mga batang ito sa kanilang organisasyon. Sa katunayan, maliban sa mga batimpalak na sinasalihan sa kanilang munisipalidad, ay tumutulong din sila sa kanilang komunidad. Sistema kasi ng buhay dito sa Saudi Pias, nakikita ko na yung mga kabataan dito maagang nagsisipag-asawa. Kasi nakita nila, akala nila, sa hirap ng buhay, doon nila matatakas yung hirap. Pero nung nag-organize ako dito as coordinator, nakita ko na yung mga bata na yan may mga potensyal. Potensyal na hindi mo pwedeng bitawan. Nakita ko na yung mga bata na to talagang tinutukan ko kasi nakita ko may mga galing sila at husay. Asa ang hatid ng mga bagong henerasyon. Kailangan lamang ng suporta at wastong paggabay upang masabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Noon,
kat parang kung saan po ako nanggaling kasi nakita lang ako ng coordinator ko na pag-alagala lang po dyan. Parang yagit, ganun. Yung 4-H po kasi malaki yung binago sa buhay ko. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tapos nakatulong po sa mga pangangailangan ko. Kaya sinasabi ko sa kanila na, ano, just wait yung time mo. Kasi meron kang chance na mag-grow. Meron kang chance na mag-glow din. Enlighten mo lang yung sarili mo, maniwala ka na kaya mo. Kasi lahat naman po ng kasama ko dito walang mayaman. Lahat po kami may hit. Pinuprosige ko po na kahit agriculture yung base or yung pinaka point nung aming gagawin, kahit nagdadamo, kahit mainit, kahit pumangit ka man, at the end of the day, gusto ko po na ma-realize nila na this is the way we live. Parang ganun. Ito yung narang kailangan ng tao para mabuhay. Lagi ko sinasabi sa kanila, mahirap lang kayo, pero pag may alam ka sa lahat ng gawain, lalo na sa agrikultura, hindi ka mawawala ng saysay. At yan ang kwento ng kabataan ng Saudi Piyas.